Good day mga kanyubi, I'm Noel De La Sena and welcome again to my YouTube channel. In today's video tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano mag-generate ng QR codes gamit ang Google Sheets. Noong una, may video tutorial ako na ginawa kung paano mag-generate ng QR codes gamit naman ang Microsoft Office, yung Word, Excel at PowerPoint. Kung hindi nyo pa ito napapanood, ilalagay ko ang link dito sa taas ng screen para mapanood nyo rin. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. You can also add me in your Facebook, follow me in Instagram and Twitter. The link is in the description box below. And I would like to take this opportunity to thanks everyone for supporting my channel and please help me to reach 100,000 subscribers. And please do share this video to others. Thank you very much in advance. Now, let's start. First, open po muna natin ang ating Google Chrome. Then, i-type po natin ang sheets.new. Then, press enter para mag-open po natin, ma-open po ang Google Sheet natin. Okay, next is type natin dito sa title niya. Let's say QR codes. QR codes. No? Para ma-rename na yung ating file name. Next, so maglalagay tayo dito ng mga link. Let's say dito sa B, sa column B, dito natin ilalagay ang mga QR codes. So in this presentation, gagawa ko ng apat na QR codes. Okay, so kukunin ko lang tong link na ito para madali na po tayo. So ikakopy ko lang at ilalagay ko lang siya dyan. Okay, so mayroon akong apat na QR codes. Then i-adjust lang natin ang row para magkasya yung ating QR codes. So, i-right click, hinighlight ko lang, then right click, then click the resize, and palitan ko yung, specify ko lang ng 100, let's say 130 pixels, and click OK. So, ayan. So, itong apat na ito, from column B row 5 hanggang column B row 8. Next, punta tayo, mag-create tayo ng new tab at i-search natin ang word na Google Chart QR code, QR codes. Then, lalabas itong link na ito at i-click lang natin itong developer.google.com. No? So, QR codes infographics Google developer. Then, pag na-click natin yan, lalabas na itong site na ito. So, itong Google Chart Infographics, dito natin makukuha ang right syntax para makapag-create tayo ng QR codes, no? Para makapag-generate ng QR codes gamit ang ating Google Sheets. In our syntax, in Google Sheets, so kailangan natin ito ang syntax natin. Then, mayroon tayong mga idadagdag na parameter to create the QR code. The first parameter is the CHT equals QR. This is a required, no? CHT QR is specified a QR code. So, i-specify niya na QR codes yung ginagawa nyo. Next, gagamit din tayo ng CHS, no? This is also a required to specify the image size, the width and the height of our QR code. Next is the CHL. So this is also a required, no? So the data, where is the data to encode? So kung dito natin lalagay kung ano yung link ng ating QR codes, no? Or kung ano yung i-specify natin sa kanya. And mayroon tayong mga optionals na parameters. So gaya nito, how to encode the data in the QR code at saka
error correction level of QR codes. But in this presentation, gagamitin natin itong tatlong required na ito. Okay? So start na natin. So ang gagawin natin, i-copy natin itong syntax niya. So by pressing Ctrl C, highlight natin. Then balik tayo doon. Then in column B, dahil dito natin ilalagay yung ating QR codes, type nyo lang ang equal sign, then type the word image, open parenthesis, double quote, then i-paste natin yung syntax na kinapi natin. Then after that, balik tayo ulit dun sa infographics ng QR codes, then i-copy natin itong parameter na una to specify na QR codes yun. Then control C nyo ulit, then balik kayo doon sa Google Sheets, then paste nyo ho yun. Then after nyan na ma-paste nyo ang CHT equals QR, maglalagay kayo ng ampersand. So by pressing Shift key, and sa akin nasa number 7, so ampersand. Then after that, balik tayo ulit doon sa infographics. Then let's copy the CHS para sa second parameter, which is the image size. So highlight natin and control C, then balik tayo ulit doon, then i-paste natin doon sa tinatype natin na commands. So CHS equals, so specify na natin ngayon dito kung ano ang size ng ating QR codes. Let's say 500 by 500. Okay, 500 x 500, so 500 by 500. Then after nyan, lagyan ulit natin siya ng ampersand. Okay, para magdugtong tayo. So yun ang gamit ng ampersand. Then after nyan, ilalagay na natin yung pangatlong required na parameter, which is the CHL. Then copy nyo lang. I CHL equal sign, control C. Then balik tayo doon, i-paste nyo lang siya. Then after po nyan ng CHL, no, so i-close parenthesis nyo. Then ila-type po natin dito kung ano yung link nya. For example, www.noeledtechtv.com. Okay, then close parenthesis, then press enter. So kung ganito nakikita yung error, so ibig sabihin may error po niyan. So balik tayo doon at i-close po natin siya. Tanggalin natin yung ating parameter. So nailipat ko lang yung close parenthesis doon sa dulo. Okay? Pag mali po kasi ang pinaglalagyan niya, mag-error po yan. Okay, so yan po yan. This is what you're going to do if inaka-specify po ang ating link. But in our presentation, mayroon tayong apat na what they call this na link na magkakaiba. So papalitan natin ito, itong link na ito, papalitan natin siya, i-delete natin, at dito sa dulo ng close parenthesis, lalagyan po natin siya ng ampersand. Then let's specify kung saan link. So ang link na nakalagay, yung mga link natin ay nasa column C, row 5. So nandito ang mga link sa column C, mag-uumpisa sa row 5. So C5, then close parenthesis, then press enter. So kung mapapansin nyo, ito ang ating formula na ginawa. And kapag hinighlight po natin yan pababa, dinrag natin siya, automatic magkakopy na siya doon sa ibang column and row na kung saan naka-specify yung kanya-kanyang link. So kung mapapansin nyo, iba-iba ang design ng ating QR codes kasi iba-iba din ang link ng ating QR codes. Ngayon, pwede nyo na siyang i-copy itong QR codes at i-paste nyo siya sa Microsoft PowerPoint or saan nyo man gustong ilagay. No? So, ganyan lang po siya kadali kung paano gumawa ng
QR codes o paano mag-generate ng QR codes dito sa Google Sheets, no? At pag nagustuhan niyo ang video na ito, no? Huwag niyo kalimutan i-share ang video, like niyo ang video at mag-subscribe na kapag hindi pa ho kayo nakapag-subscribe. Thank you very much and God bless. Stay safe. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.